po natin ang ating tutorial. Ang gagamitin natin ngayon is Microsoft Excel 2010 kasi yun ang available. Si Microsoft Excel meron siyang built-in na programming language, which is the Visual Basic 6.0. So, kung kayo ay may idea na sa Visual Basic o sa mga GUI based na programming language, ang Visual Basic 6.0, although siya ay major to mana, so magagamit pa rin natin as basic pagdating sa pag-create ng mga GUI based na mga software or program. Gagamit ang MS Excel. So, paano natin i-access yung editor ng Microsoft Visual Basic 6.0? So, makikita natin yun doon sa Developer tab. Okay. So, paano kung wala? Excuse me po. Kung wala yung Developer tab. So, halimbawa wala yung Developer tab, for example, yan. So, i-show muna natin. So, right-click lang tayo in order dito sa ating menu bar. And then, customize ang ribbon. Then, check ang developer. Ang gamit nyo naman ay higher version ng Excel. Okay, so, ganun nyo din makikita yung developer tab. Then, pag nakikita nyo na yung developer tab, click nyo lang ito. And then, punta sa Visual Basic. Yung mga options natin, so para makita natin yung Visual Basic, so ito, nasa under ng code. So, click na natin yung Visual Basic. So, by default, makikita natin yung environment niya ng Visual Basic Editor. Okay. So, naandyan yung ating project. So, naandito ko naman sa aking right side yung properties. Para saan yung properties at saka yung projects na yan. So, yung projects, ito yung mga existing na worksheets. Okay. So, kasi sa Excel, pwede natin i-code kung ano man ang gusto natin mangyari sa ating mga sheets or sa buong workbook. Okay? So aside from pwede tayo mag-create ng mga additional features or additional software gamit ang Microsoft Excel. Okay. Sa properties, pwede naman natin i-drag ito kung saan natin gusto. Kung saan tayo mas comfortable na nakalagay yan, pwede drag and drop. Sa taas, ito yung ating mga main tools. So, para mag-run or mag-stop ng ating program. Okay. Sa bandang baba naman, so ito yung ating mga main menus. Sa main tabs wherein magagamit natin pag nag-create na tayo ng program. So, yung una natin gagawin para makapag-create ng sarili nating design, mag-insert muna tayo. So, under ng insert, so makikita natin, so meron tayong tatlong pwedeng gawin, user form, module, at class module. And so, user form, kung gusto nyo mag-design ng isang parang, kumbaga parang papel na sasagutan nyo, eh, pero pag dito sa program, so maglalagay kayo ng parang isang ang area kung saan fill out yung mga forms. Okay? Then modules, mag-create kayo ng mga group ng codes so specific para sa isang user form. So, gusto nyo related dun sa iba't ibang user forms. Kung class module naman, so combination siya ng mga modules. Okay? So,
So, depende kung saan ang gamit. So, mag-umpisa lang tayo dun sa user port. So, insert tayo ng user port.